Hello. Sige, salamat. Liga nga dito. The head of the legal department just called me. Ang anak ng boss ko. Naloko mo daw. He wants to sue you. Is this true? Hi, Dex. Dex! You stole money from those people. That's a crime, you know? At sa lahat pa ng taong lolokohin mo, anak pa ng boss ko. Kuya, hindi ako nagnakaw. Naloko rin lang ako. Eh, ba't ka nagtatago? Eh, syempre, hinahanap nila ako eh. Malamang, what do you expect? Eh, ba't ako sinisingil nila? Kuya, promoter lang ako, hindi ako producer. At di mo man lang chinek kung legit ba yung leching event na yan? Di ko naman alam na isasabit nila yung event eh. Well, your ignorance makes you a victim. It just makes you stupid. Okay. Sige, tanga ako. And irresponsible. Dahil magmula noon, ganyan ka naman talaga. Eto na naman po kami! Huwag kang mag-alala, Kuya Bray. Babayaran ko yung utang ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan yun. Hoy. Bilang ka ng bilang. Hindi ito tungkol sa perang yun. Eh ano? Tungkol to sa pagiging irresponsable mo. Dahil ang dami mo na sinayang, di ba? Ano yung thesis mo, sinayang mo? E di sana nakagraduate ka. E di sana nakapaganap ka ng magandang trabaho. Pero anong ginawa mo? Sinong pinili mo? Babae? Bilang siya babae, Kuya. Pamilya ko siya. Anong tingin mo sa amin? Hindi ba kami pamilya? Anong sinasabi mong pamilya? Iniwan niyo ako eh. Wala nang mamatay ang nanay. Parang namatay na rin kayong lahat eh. Si tatay may barangay. Si kuya ati siya nag-asawa. Ikaw? Alipin ng trabaho. Eh ako, kuya, bata pa ako nun. Kinalimutan niyo ako eh. Kaya si Ira, siya lang ang naging pamilya ko. Nasaan na yung pinili mo? Nasaan na yung Ira? Nasaan? Dex, grow up! Stop fucking your life and stop fucking other people's life, you fucker! You mean stop fucking up your life? Fuck you! Dex, ang bibig mo, Dex! Bray, Bray! Ano ba? Yung bibig mo, Dex! Yung bibig mo! Oo! Bibig ko! Oo, bibig ko talaga! Ang perfect ng buhay niyo eh, no? Ano, Ate Cha? Bakit di natin pag-usapan kung gaano ka-perfect yung babae o mga asawa? Huwag mong ipasa sa akin, Dex! Hindi! Pag-uusapan natin to para malaman nila na hindi lang ako ang walas dito. Ang asawa nito, hindi totoong nag-abroad. Nandito siya sa Pinas? Oo! Nakita ko pa mismo asawa niya, may kasamang babae. Hindi ito asawa mo? Ha? Huh? Kuya, kuya, wag na kuya! Hindi niya pwedeng gawin sa'yo yun! Pwede! Eh, hinahayaan siya ni ate eh. Oh. Cha, ano ba? Noon pa namin sinasabi sa'yo, gago yung lalaki yan! Ang tigas kasi ng ulo mo! Oo na, oo na! Kaya nga ayaw ko magsabi sa inyo, kuya! Kasi kasalanan ko. Ako gumawa ng problema. Pinisin ko. Kahit pa ulit-ulit kaninyang ginagago, anong logic dun? Ba't inahayaan mo? Para sa mga anak ko, dahil ayaw ko silang mawala ng ama. Tsaka ayaw ko nang magsabi kay tatay kasi baka maproblema siya eh. Kasi masakit siya, baka lumala. Wala namang sakit si tatay eh. Shut up, Dex. Wala siyang sakit. Shut up! Narinig ko sila nag-uusap ni Kuya Jun kanina. Diba, tay? Ha? Ano? Jun. Tay, kaya ba ayaw niyo magpatingin sa doktor? Hindi. Hindi niyo kasi naiintindihan. Teka, kuya. Alam mo to, kuya? Ano? Ginagago niyo lang kami? Hindi ganun, Bri. Hindi kasi... Cancel ang sakit ng tatay. Mali yung unang finding sa kanya. Eh, ba't di mo kaagad sinabi sa amin? Eh, balak ba kayong sabihin? Kasi parang wala eh. Parang wala. Nag-usap nga kami. Ah, nag-usap kayo. So, kayo lang. O ikaw lang. Brian. Tay, kung tumawag kayo sa akin para humingi ng tulong sa tindahan, alam niyo na bang wala kayong sakit nun?
So ginamit nyo lang yun para... para tulungan ko si Kuya. Sinamantala mo naman. Pucha! Bray, hindi ko sinabihan si Tatay na hingan ka ng pera. Ay, di ba sinabi ko, wag? Hindi. Ang intention ko lang naman tulungan ang tindahan. Gusto ko lang magtulungan kayong magkakapatid. Tay! Alam niyo ba yung pakiramdam na para kang charity case na kailangan laging tulungan? Sana tinira niyo ko kahit kunting dignidad. Sana pinaniwalaan niyo nung sinabi kong, Tay! Tay, kaya ko to! Hindi naman kasi magkakagano'n yun kung na-manage mo na maayos dati yun eh. Napakayabang mo talaga! Napakayabang ito! Ako naman to parang tanga. Dahil pinaniwala mo na totoo at bukal sa loob mo ang pagtulong. Ah, ako na yung tumulong. Ako pa yung mayabang. Wow! Kasi tingin mo sa tao, eh pera lang habol sa'yo. Tulong ka lang naman para ipagmuka sa amin na wala kaming narating sa buhay. Ikaw meron. Magaling ka, di ba? Why are you taking against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault na unlike you and Kuya, I chose to stay and study? Is it my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? Is it my fault that I have the means to help you? Ha? Huh? Do you even know what I went through? What I have to give up just to help you? Hindi! Hindi, di ba? Dahil wala namang ni isa sa inyo nagtanong kung okay lang ako. Ikaw, Kuya, kung nagtrabaho ka abroad para makamit yung pangarap mo sa pagsasayaw, wala ka namang narinig sa akin na kahit anong reklamo nung kinuha ko yung responsibilidad mo sa tindahan. Yung mga pangarap ko, sige, isinantabi ko na muna, walang problema. Bakit? Dahil walang matitira sa tindahan eh. Pareho kayong wala ni Tatay. I just wanted to be a good son. I just wanted to be a good brother. To the point that I couldn't even be a father to my own son. Pero nung bumalik ka, parang walang nangyari. Ikaw pa rin na magaling. Pero ayos lang yun. Kasi pinili ko naman na umalis sa tindahan na yun eh.